Antare na energy. Ang taas ng energy ninyo. Hindi halatang 95% ng audience senior citizens. Malalakas ang mga buto. Batitibay mga katawan. Ibang energy. I love you too very much. I love you too so much. Parang may bumuka sa likod ko. May bumuka. Akwet ko pala yun. So maganda ko tayo sa inyong lahat. Welcome to my concert. Kung saan na ako nanggaling? Nanggaling na ako ng San Jose kahapon. Right after the show, walang bura ng make-up, diretso sa booth, punta ng Yamaba, 6 hours, tapos tulog, after 3 hours gising, make-up, ito, buhay pa naman. Buhay pa naman, but your energy is giving me power right now, thank you so much. I love the energy, I love the love from you. Diba? Para. Bago ako nagsanong sa'yo, nagaling rin ako ng kanta ng joke sa Winnipeg, ang lamig! Kakaloka, sobrang lamig sa Winnipeg. Oo, nagyayelo pa man din. May snowstorm na nagpunta kami doon, kaya hindi kami siya nasyagang nakarama. Nanilgas ako dyan. And this is the perfect venue para magbaliw-baliwan tayo to. You don't do this every day, and everyone deserves to be crazy once in a while. Just go, hirap-hirap ng buhay, no? Akala lang ng mga Pilipino sa Pilipinas na mga kamag-anak nyo, ang dali-dali ng buhay nyo rito sa Amerika. Mahirap din ang buhay nyo rito, no? Malaki yung kita, pero malaki din naman ang gastos nyo. Kaya yung maraming kinakailangan, magdalawa, tatlong trabaho kada isang linggo. Diba? And I fully understand that. Kaya naman, deserve din yung magbaliw-baliwan. Hindi lang yung mga Pilipino sa Pilipinas ang deserve magbaliw-baliwan. Yung mga Pilipino kasi sa Pilipinas, malakas ang loob, araw-araw walwal, araw-araw shot puno, araw-araw good time. Kasi wala naman simulang work, umaasa lang sila sa inyo. Diba? Ang gagawin lang naman nila, matulog, tapos kung saan magpapadala kayo, tapos pwede kayo nagpadala, galit pa sa inyo. Alam ko yan, kasi ganyan ako sa nanday ko dati. Kasi diba yung nanday ko, at the, ano, caregiver sa San Francisco. So, when I was younger, ganoon din ako. Hindi ko naman alam kung gano'ng kahirap ang buhay niya, kaya hingi lang ako ng hingi. Na little did I know, ang hirap-hirap ng buhay niya, nagbubuhat siya ng matatanda. Diba? Kaya naman ngayon, sabi ko ngayon, ikaw na matanda, ako naman ang magbubuhat sa'yo. Pero hindi naman kami lagi magkasama ang dami kong trabaho. Kaya sinasabi niya, kala ko ba nabubuhatin mo ako? Oo. Oh. And nanay ko naman, madali lang naman matanggal ang sakit ng katawan. Pag may karamdaman siya, therapy lang naman kailangan. Therapy. O ito. Punta kong pure gold mong grocery. Oh, bili kang halaman. Masaya siya sa mga ganun, yung halalaman. Tapos bibili ko siya ng panting malaki. Isang araw nga, tumawag sa akin. Anak, bili mo naman ako ng panty. Nay, ang daming panty dyan sa Pilipinas. Ang daming mall. Kung gusto mo sa Divisoria, ang dami-dami yung panty. Ayaw, kung gusto ko yung panty sa Ross. Doon siya sinasabi ko, gusto ko yung panty ko sa Ross. Gusto ko yung pantulog ko na nabili ko sa Ross. Yung ganyan. Kaya pupunta pa ako ng Ross. Nay, chik-chik mo, hindi ako napupunta ng Ross. TJ Maxx ako. Marshalls. Sabi ko na, hindi ako nagpupunta ng ganyan. Chip-chip, jolos-jolos. Alam mo naman ako, no? Yaman-yamanan ako. Kunyari, marami akong pera, kahit hindi naman totoo. No? Hindi ako nagpupunta sa ganyan. Kaya, pag nagpupunta ako sa Amerika, specifically sa San Francisco, I make sure na pumunta lang ako doon at namimili lang ako sa mga luxury brands. Katulad ng Old Navy. Gap. Hindi, wala kaya. Unang-unang punta ko ng Amerika, sa San Francisco, Doon ako unang sinabing ng nanay ko, binili niya ako ng t-shirt sa Old Navy at saka sa Gap. Oo, tapos pagpunta namin ng Old Navy, sabi ko, nasa Amerika na ba talaga ako? Di ba? Lahat ng kahira, Ilocano. Yung totoo, nasa La Union ba tayo? Lahat ng staff, parang Ilocano. Eh, bumuka yung sapatos ko. Pakiayos nga. Bumuka na siya. Kanina yung puwet ko, ngayon naman yung sapatos ko. Oo. Malik na. Oo. Lahat po yung stylist ko. Diba? Kilala niyo ba siya? Kilala niyo? Nasa Frozen din siya. Si Olaf. Ayan, okay. Oh. Sige, tagalan mo pa para mahaba exposure mo. Kasi alam niyo, mga tao lahat naka-cellphone eh. Bukas na bukas, sikat na naman siya sa TikTok. Sige pa. Oh. In 90 seconds mo para isang buong content. Okay na. Okay na. So ayun,
So maraming salamat sa inyong mga nalilito ngayon. At pinagtsatsagaan nyo pa rin akong panoorin. I'm sure meron na sa inyong mga nakanood sa akin dati. Ayan. Kasi sabi ko nga, pupunta na naman tayo sa area na yon. Kasi parang sunod-sunod na shows ko recently, parang puro sa ano, saan kasino ba yun? Sa Pechanga, parang naka-anim na shows akong sunod-sunod dun sa Pechanga. Kaya sabi ko, parang nahihiyan akong pumunta doon, parang ano, saturated na. Pero tingnan mo nga, may mga nagtsaga pa rin, maraming salamat. Sige po, aantayin ko po kayo matapos, magbisuhan, magkabustahan. Sige po, ako mag-a-adjust. Sige lang, baka gusto niyo mag-CR muna. Drinks, kailangan niyo ba ng drinks? Ako na kukuha ng order. Thank you so much for coming late. Minamadali ako ng producer. Kailangan mag 5:30 simula kaagad kasi hanggang alas 8 lang dito. Diba? Sa casino pa. Alas 8, finish or not finish, papatayan ka ng ilaw. Sabi ko talaga ba? Diyos ko, samantala sa Pilipinas, alas 8, nagme-makeup pa lang ako. Nagsisimula doon ang show mga 10, matatapos alas 2. Ang mga tao hindi nagmamadali kasi nga maraming walang work. Kaya hindi sila nagmamadali. Dito ang mahalaga sa inyong panahon na, diba? Kasi dami kayong work. Anong araw ba kayong dito? Ano, Malinggo? Sabi? Sunday! Tignan nyo nga naman, linggong-linggo, pumunta kayo dito para makita ko. At dahil linggo ngayon at magkasama tayo, simulan natin ang isang malawakang prayer meeting. Diba linggo ngayon, araw ng simba? So nandito tayo, kagawa tayo ng mas marami pang kasalanan. Tapos isosorry na lang natin next week. Ganun. Ano? Takina, may nangyayari masama yata doon. Diba naman? Masaya pa ba yun o napapahamak na? Ano ba yun? Alam mo kung may problema ka, meron din kami. Huwag mo kami dinadami sa mga pinagdadaanan mo. May kanya-kanya tayo ka na. Hayop! Joke lang po, joke. Anong sinasabi niya? Mahaba? Ate, dahan-dahan. First syllable. Ano yung first word? Nasaan si Ayon? Gusto niyo ba makita? Gusto niyo makita si Ayon? Gusto ko lang siyang makita. Ito yung pinakamahabang panahon naghahiwalay kami. Kaya I have been crying. I'm not used to sleeping at night without him beside me. For 4 years now, we have been together. He's beside me when I close my eyes at night. And he's still there when I open my eyes in the morning. He's always with me, but now, but it's a good thing you're here for me. Yeah. Wala si Ayon. Kasi meron siyang ano, ganap. Meron siyang tournament. Kasi nagdudua. Diba, alam mo naman yung very athletic. So, yun, may mga parating pa. Ang tanya. Just decide. Hanggang dito ba naman, makukubad pa din tali? O, alam mo yung mga late na yan? Yan pa yung mga magre-reklamo sa pitin na simulan. Oh, from the top, Sir Marvin. Bayad yung ticket na kailangan bigay natin. Yeah.